Shout out mga idol. Ito mga idol, i-share ko sa inyo na video mga idol, itong magkabit ng piston ring, tamang pagkabit ng piston ring ng ating DT. DT ito na piston, ito piston ring at piston pin. Bali DT ito siya. DT 135 na siya, bali kasi na-bore up na yung DT natin, na-bore up na ng 135. Kaya ang pinalit na piston natin sa RXT na. RXT na Yamaha 135, ito na pinalit. Una pala mga idol, ang size pala ng mga piston ring, iba-iba. Iba-iba ang size ng mga piston ring. Halimbawa, ang ating DT, hindi pa na-rebore, standard pa, 125. Ang size ng mga ito, piston ring, standard, oversize 25, oversize 50, oversize 75, at oversize 100. Lima magkaibang sukat ng piston ring sa standard. Kung na-rebore ng ating DT, 135 na, 135 na, magkaiba pa rin ang sukat ng kaniyang mga piston ring. Para, sinabi ko to mga idol, para kung magpahit kayo ng inyong motor ng piston ring, hindi na kayo mahirapan. Lalo na't alam nyo na yung piston nyo, kung ano nang ang size. So 135, ganun pa rin. May stock na standard, 135 stock. Tapos oversize 25, oversize 50, oversize 75, oversize 100. Bale, limang sukat pa rin sa 135. Kung stock pa ang ating 135, ang ating motor na DT, stock pa 125 pa, pwede pa siyang ma-rebore na apat na rebore. Depende sa tama ng ating block. Kung malalim ang tama ng ating block, kung hindi madala sa oversize, hindi madala sa oversize 25, adiretso ka na dito sa 50. Kung hindi pa rin madala sa oversize 50, adiretso ka na sa 75. Ganun lang. Tapos kung 75 na ang ating, halimbawa, nagpaayos tayo noon sa ating mekaniko ng ating motor, na-rebore na siya ng 50, oversize 50. Tapos galing sa stock, ni-rebore lang ng oversize 50. Siyempre, alam mo na kung anong piston ring ang ipalit mo. Kung nasira ang piston ring, oversize 50 na ang ipalit mo. Kasi hindi ito pwede na naman na masyadong maliit o masyadong malaki. Yun lang. Tapos, sa pagkabit ito mga idol, para kasi yung two-stroke, madali lang yung ayusin eh. Kasi hindi yan post-rad at hindi rin yan timing chain. Wala yung timing. Madali lang yan. Pwede lang kayo magpalit. Katulad dito mga idol, i-share ko sa inyo lahat kung paano ikabit, tamang pagkabit. May stopper to dito mga idol, oh. Dito na banda. Oh. Dito na banda, may stopper to dito. Para pagkabit ng ating piston ring, hindi makaikot ang ating piston ring. Steady lang siya dyan. Bali dito, ito yung kanyang stopper. Bali, pagkabit ito, itong kanyang mga dulo, paganyan. Ganyan. At sa kabila, sa ilalim naman na banda, mayroon din yung stopper dito. Kailangan, ang kanyang dulo ng piston ring, dito pa rin, sa ganyan, para hindi siya makaikot. Tapos, sa paglagay ng piston ring, sa akin, itong maitim, nakapiston sa ibabaw, ang maitim na kulay, dito sa ibabaw. At itong hindi maitim, dito lang sa gitna. Ito pala ng mga piston ring mga idol, luma na to. Pero itong piston, okay pa to. Ito lang piston ring. Pwede pa tong palitan ng piston ring na standard na 135. Pwede pa to. Oh, makapal pa to. Tapos, pagkabitan natin ng piston ring mga idol, ito. Kita mo yung parang B. Yan. B ito, B type to na kuhan eh, piston ring eh. Kailangan, kung nakatayo ang ating piston, ganyan, kailangan, hindi ito nakakulog. Kailangan yung B, makita natin, nakahayang yung kanyang B.
ganyan. Dito sa ilalim, kailangan nakahayang ha. Tapos ito pa rin nasa ibabaw, kailangan nakahayang pa rin, hindi nakakulub. Ganyan. Para sa stopper, pit na pit sa stopper. Simula natin ikabit mga idol ha. So pagkabit dito mga idol, para madali lang ikabit, ganito lang posisyon. No? Unahin natin yung dito sa ilalim. Ito yung sinabi ko sa inyong parang stopper. Yan. Itapat nyo lang ganyan. No? Yan. Ganito lang. Oh. Ganyan. Tapos kailangan nakahayang siya. Ulitin ko, kailangan kung nakatayo ang ating piston, kailangan itong parang B-type, nakahayang siya. Kita ang B-type. Tingnan nyo. B-type yan. Kung nakahayang siya, kailangan makita ang B. Isukat natin na. Ganyan ang tabag kayo. Ito lang gamitin nyo. Dito. Tapos, ganyan. Ilagay nyo dito. Tapos twist. Alalay lang. Yan. Ganyan, ganyan. Tuntaod lang doon. Kita nyo mga idol. Oh. Pit na siya. Oh. Kanyang B. Oh. Ito yung kanyang stopper. Ito. Yan. Hindi na siya bali makaikot. Ganyan. Ang B, kitang-kita ang B. Yan. Tapos ibabaw naman. Ganun pa rin pag hawak ha. B nasa ibabaw. Pag nakatayo ang ating piston. Ganun pa rin. Hanapin natin yung stopper. Ito yung stopper. Ganyan natin. Tapat natin ganyan. Yan. Tapos, ganyan lang. Alalay lang, twist. Twist lang ganyan. Dali lang pasok. Ganyan. Pero ito mga idol, mayroon ba ito siyang ring tensioner? Yung maliit na parang piston ring, dito sa ilalim makalagay. Pero sa akin mga idol, hindi na ako maglalagay doon mga idol. Yung ring tensioner kasi madali lang yung mapuputol. Ganun pa rin, lalo na pa-trail tayo. Yan. Ito ang tamang mga idol na pagkabit, ganyan. Tapos mga idol, isi-share ko sa inyo para paano to matagal masisira ang ating piston. Kung paano siya mag-long life, matagal masisira. Pero masisira pa rin kasi ginagamit natin to eh. Tanggalin na natin. Sa amin mga idol, dito mga idol, para matagal masira ang aming piston, kapag nagpagas kami ng 5 litro na gasolina, ang ilalagay namin yun na tote sa 5 litro, isang tote, ubos yan, 5 litro. Kapag magpagas kami, para kung daming tote inilagay natin sa ating gasolina, malambot to siya, malambot. Malambot, magagalaw. Kaya matagal masisira ang ating mga piston ring. Pangalawa mga idol, hindi na kami gumagamit ng tangke ng kanyang tuti na dumadaan sa bumba. Hindi na namin ginagamit yung kasi minsan mga idol, kadalasan may bara yung hose ng tuti, papuntang tangke, papuntang carb. Hindi na makapasok ang tuti, hindi na makamix, kaya masisira ang ating piston. Ang dami na nakasubok na ganyan. Pangalawa, yung bumba ng ating tuti, sira pala. Akala natin, sira. Hindi pa rin makamix ang tuti sa ating gasolina. Sira pa rin to. Para sure for mga idol, katulad ng ginagawa rito sa amin, yung tuti namin, inilagay lang namin sa tangke. Inihalo lang namin. Tapos, ang tamang paglagay namin ng tuti, yun, 5 litro. Isang tuti yun, ubusin namin. Lalo na trail. Lalo na trail, mga karira, may karira na trail cross, motor cross. 5 litro na gasolina, isang tuti yun na ihalo namin gasolina. Ito mga idol, 135 to. Kaya to ganito kasi
okay pa to. Tapos pinalitan ko na kasi kabili kasi ako ng bago eh. Una, hinahanap ko mga idol, ito lang piston ring. Tapos walang binta sa amin na standard 135 na piston ring. Ang mayroon nila, oversize 25 at oversize 20. Hindi yun po iniikabit dito si standard. Kaya may binta sila pero kasama na piston. Ito. Wala itong laman. Ito na piston na binili ko. Ito. RXT 135. Kit na to. Basta kit. Kompleto na yan. Kasama na. Kasama ng lock. Itong pin. Kasama na itong pin. Bali, ang binta namin, ang bili ko dito mga idol, dito sa amin, 550 lang. Samantala, ang piston ring lang, nagkahalaga siya ng mahigit 300 plus. Piston ring lang. Yun tapos, walang binta. Ito lang binili ko, 135. Standard ba ito mga idol? Ang sukat ng aking DT, standard. Muna to dito sa amin mga idol. Ang dami ng mga replacement na pangkabit sa ating DT, walang problema ang DT, ang dami pa ng pisa ng mga DT. Yung mga video ko pala mga idol sa treasure mga idol, makita niyo yun, lalo na bago pa kayo. Matagal na yun ang video. Mahigit 2 taon na yun. Panahon pa yun ng pandemic. Walang magawa pa kasi dito sa amin, yung panahon ng pandemic, bawal kami kasi dito makalabas ng lungsod o syudad. Kaya doon, bukid lang kami pupunta. Doon lang kami maglibang-libang doon. Kung nagustuhan yung mga video mga idol, huwag yung makalimutan mag-subscribe mga idol at i-hit yung notification para updated kayo sa aming mga video na katulad dito, ayos ng motor at saka trail at karera. Ito na video mo na lang mga idol. Hanggang sa sunod, bye-bye.